topic natin ngayong araw na ito ay mga pagkaing pangpatalino, lalo na para sa mga seniors at sa ating mga estudyante. So magbibigay tayo ng tips para sa memorya din. Una sa lahat, ang utak natin kayang matuto sa kahit anong edad. So kahit senior na tayo, pwede pa rin siyang matuto. Gamitin lang palagi para ika nga e mahasa, tumalino, hindi maging ulyanin at hindi maging malilimutin. Meron tayong senior moments. Hindi mo masabi yung gusto mo, nakalimutan mo yung words na gagamitin mo o hindi mo maalala yung pangalan nung kausap mo. Eh, may kasabihan nga, pag matagal mong hindi nakita, hindi mo maaalala. So, syempre, out of sight, out of your memory. Pero pag madalas mong kausap, mas madalas mong matatandaan. Tapos, kailangan din natin mag-exercise para gumanda yung sirkulasyon ng dugo. E di gaganda din yung sirkulasyon dun sa ating utak. Mas magbasa, gumawa ng memory tricks para mas mahasa yung ating utak. Yung mga pagkain sasabihin natin, ito yung mga pagkain mayaman sa vitamin A, C, and E, lalo na yung mga omega-3 fatty acids, yung mga B1, B6, B12, yan. At iron, yan yung kailangan ng ating nerves, yan ang kailangan ng ating utak. Paalala lang, uminom ng sapat na tubig kasi nakita nila kapag nadidehydrate, parang mas hindi nakakaisip at mas nagiging malilimutin ang isang tao. Ito na yung ating mga dadamihang kainin sa mga nanay. Ito po yung ihahanda nyo sa inyong estudyante. Kasi laging tanong sa akin, Doc, ano ba dapat ko ipakain para tumalino yung anak ko? Number one, yung green leafy vegetables. Ito sa Ingles, spinach. Pero sa Tagalog, kangkong, alokbate, saluyot. Marami ang vitamin A, D, E. Kailangan natin yan para lumusog yung ating thyroid. Kasi kapag hypothyroid tayo, mas hindi gumagana yung isip natin, mas nagiging malilimutin. Kailangan din natin yung vitamin E. Eh kasi nga antioxidant yan, laban sa mga free radicals. So laban yan sa mga Alzheimer's. At kailangan din natin mga B vitamins at folate. Number 2, itlog. Yes, mura ang itlog. Siya na lang yung natitirang mura ngayon, pero mayaman ito sa acetylcholine. Kailangan ito ng mga neurotransmitters kasama na nung vitamin A and D. Tapos, meron din siyang taglay na B1, yung mga thiamine at B12. Number 3, mas pakainin natin sila ng mga isda. Kasi yung isda ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ano yung mga example ng isda? Ahito, sardinas, tuna, tamban, tawili, salinyasi, yung mga ganyang mga isda, yung magkakapatid na yon. Tamban, tawilis, dilis, yan yung mayaman sa omega-3 fatty acids at vitamin D. Number 4, lentils, lentejas sa Tagalog, kasama na dito yung munggo, soya beans, patani, kasi marami itong iron at fiber. Pampatalas to ng ating isipan. Yung iron lang, mas kakain tayo ng vitamin C para maabsorb yung iron sa katawan kasi mga non-heme iron to galing sa halaman. Marami rin siyang B vitamin, so kailangan niya ng ating mga nerves. Number 5, cabbage, repolyo. Meron kasi siya na tinatawag na phosphatidylserine. Ito yung ginagamit para sa komunikasyon ng mga selula at para protection sa free radical. So napapabuti nito yung memorya at saka yung concentration. Yan ang wala ngayon sa mga kabataan, concentration. Tsaka mas nakakakalma to kapag stress tayo at depressed. Number 6, yung green tea. Meron kasi siyang epigallio catechin 3 gallate. So EGCG na lang. Laban to sa mga amyloid plaques kapag merong Alzheimer's disease. So, para sa memorya to. Number 7, caffeine. Nagpapasig na to ng attention. Kaya lang, pang short memory nga lang, short-term memory. So, tamang dami lang. Wag masyadong susobrahan. So, kung kayo ay nagre-review, okay lang naman din na mag-coffee. Number 8, ang saging, mayaman sa lahat ng vitamin B. So, kailangan ng ating nerves, kailangan ng ating utak
Number 9, kung gagamit kayo ng cooking oil, gamitin na natin olive oil pati na sa ating salad kasi ito yung talagang source ng omega 3 fatty acid. May B6 pa. Tapos number 10, anong ipapakain nyo? Isama nyo na ho ang lugaw sa pakain. Bagay ho sa senior to kasi malambot, bagay rin sa ating mga estudyante. Kasi para maiwasan yung dehydration kasi more water yun eh. At saka kung mas aalatan ng konti, so hindi mawawala yung asin at mineral sa katawan. Mura pa. Number 11, pwede nyo pong i-mix mani with raisins o pasas. Diba? Mag imimix nyo, mix nuts, ika nga. Kasi meron tong mineral na tinatawag na boron. Yung boron, ang epekto nito, para sa magandang hand-eye coordination. Maganda rin to sa long-term at short-term memory ng isang tao. So, pwede nating isama dun sa ating mani kapag gusto ng kukutin. Hindi ba pag bored na or para hindi antukin, kailangan may kutkutin yung ating mga estudyante. And number 12, melon. Ito, ang melon almost whole year round na dito sa ating palengke. Mayaman to sa vitamin C, beta-carotene, para dun sa mga hirap magmemorya, mag-isip, tsaka para mas ma-absorb nga yung ating iron. Ngayon, sa ating mga seniors, ito naman, mga dagdag tips natin. Ika nga, number one, ang tip natin, ilista lahat. So, pag nakalista, hindi mo na makakalimutan. Kasi pag may mga bagay o napakaraming bagay sa iyong isipan, minsan hindi mo na sila maalala lahat. Naaalala mo lang yung most important. Yung mga not so important, hindi mo na maalala. So kapag meron kang naisip, ilista mo na agad. So ako po laging may listahan doon sa aking bag tsaka sa tabi ng aking bed para pag naisip ko, ililista ko na agad. Mas makakatulog ako na maayos kasi alam ko magagawa ko sa umaga. Number 2, di nyo napansin yung mga nag-aaral na ka-chewing gum or kahit yung ating mga elderly kasi nakita nila mabuti daw yung sa memorya. Pag kasi nag-chew-chew tayo ng gum, medyo mas tataas din yung heart rate natin. So, dadami yung dugo o blood flow. Kasama na yung glucose kasi di ba medyo matamis yun, papunta dun sa ating utak. Tapos, dahil medyo matamis yun, pinapataas yung insulin. So, kapag tumaas yung insulin dun sa hippocampus niya, yung parte ng utak natin yun, para sa memory. So, mas makakaalala tayo. Number 3 sa mga seniors, yung mga tricks, gawin nyo pa rin. Crossword, games, chess, cards, yan. Tapos yung mga bagong hobby, gawin nyo pa rin. Woodworks, ganchilyo, pananahi, okay lahat yan. Pwede ho kayong bumalik sa pag-aaral. Pwede kayong mag-master sa mag-PhD. At ang maganda, huwag ho magre-retire. Kung pwede, meron pa rin trabaho, huwag hihinto sa trabaho. Number 4, mag-exercise para tumalas ang pag-iisip. Kasi nga, kapag dumadalo yung dugo sa buong katawan, kasama doon yung utak. Number 5, sapat na tulog sa ating mga students. Para mag-stick yung memorya nyo, kailangan natulog kayo ng tama. Number 6, kailangan music pang-relax, tsaka mag-meditate din para maliwanagan yung ating pag-iisip. So, yung mga ayaw na nating isipin, matakpan na. Tap, yung mga good things na lang ang matira dun sa ating memory. Number 7, iwasang mauntog o maaksidente o mabagok ang ating ulo. At number 8, kumain palagi ng almusal ang ating mga estudyante at ang ating mga senior para makapag-aral mabuti. So, sa ating senior, sa ating mga students, at saka yung mga nagtatanong anong maganda para sa mind, yan po lahat ang ating tip.